Naisa pinalna ng Department of Health at Department of Trade and Industry ang price range para sa reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR test matapos ang pakikipag-ugnayan sa mga laboratorio. Batay sa iprinsinta ng DOH, 3,800 pesos na lang ito sa public laboratories. Sa private laboratories naman ay 4,500 pesos ang minimum o floor price at 5,000 pesos ang maximum o ceiling price ng RT-PCR testing. Ibig sabihin nito, hindi maaaring magtakda ng presyong mas mataas pa sa nakasaad sa administrative order. Kung isipin natin, hindi pwedeng isang presyo lang eh. Kaya ginawa natin range. Merong floor, may ceiling. Itong price range na ito, evidence-based. No? Ito ay matapos nagsagawa ng malaliman at malawakan pag-aaral ng ating pool mga eksperto. At sila po ang nag-rekomenda ng price range na ito at matapos nga na magkaroon ng market survey and market study kung ano ba yung mga sinisingil bago itong JAO, ano ba yung singilan. May karampatang parusa ang mga lalabag o mapapatunayang nag-overprice sa RT-PCR testing. Mula sa 15-day revocation of license to operate hanggang 30-day suspension ng license to operate at pagbabayad ng multa sa halagang 20,000 pesos hanggang 30,000 pesos depende sa uri ng offense na nagawa ng isang laboratorio. Ngunit nilinaw naman ni Secretary Duque na maaaring singilin pa rin ang isang individual lalo na ang sakop lang ng PhilHealth coverage ay 3,409 pesos sa isang RT-PCR testing. Halimbawa kung 3,500 yung pinakamataas na singil ng PhilHealth at ang singil ng isang laboratorio ay 3,800. So meron ka out of pocket na 300 pesos. So ganun na mangyayari. Pero hindi ka pwede lumapas sa 3,800. Kung ginawan 10,000 tapos ang PhilHealth ay 3,500 lang, edi 6,500 ang out of pocket mo. Kaya talagang maganda na meron po tayong ganitong polisiya. Ayon pa sa kagawaran, ang RT-PCR lang ang may price range dahil ito ang gold standard na gamit sa COVID-19 testing. Samantala, pinag-aaralan pa ng DOH kung magtatakda rin ang price range sa antigen testing. Paalala ng kagawaran sa mga laboratorio, may susundin na batas at hindi dapat idahilan ang pandemya para manamantala sa kapwa Pilipino. Epektibo anya ang Joint Administrative Order ng DOH at DTI pagkatapos ng 15 araw na pagkakalimbag dito sa pahayagan. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.